Hello, hello, good evening everyone. It's Moto Eds TV. What's up, Dabarkads? Kamusta kayong lahat, guys? Gabi na naman. Uwi ang time na naman. Shoutout nga pala sa ERT, Eagle Response Team. Lalong-lalo na sa Batch 222. Pati na rin sa nagsali sa akin na si Mr. Jerry Correct. At sa aming founder chairman president na si Sir Emmanuel Garcia de los Santos Protasio. Shout out po sa inyo lahat. Mabuhay po tayong lahat. Ay, minsan talaga napakasarap talaga bumirit pag malawang yung daan eh. Pero iba yung pag-iingat pa rin, guys, ha. Kahit na napapasarap kayo sa pagpiga ng throttle. Bali, kailangan ko na nga palang ipa-change oil itong alaga ko. Itong gamit kong si Solem. Bali, almost 5 years na rin itong alaga ko eh. Since 2018 yung model niya. Ayaw ko nang maulit yung nangyari sa akin dati na natuyuan ako ng langis dahil naging pabaya ako nun. Napakasakit sa bulsa yung gastos. Kaya ginagawa ko, hindi na every 1,000 yung change oil ko. Bali, ginagawa ko ngayon, every month talaga nag-change oil na ako. Kasi mahirap na, guys, mas malaki yung gagastosin talaga pag natuyuan ka ng langis sa makina. Bali, napalitan ko na nga pala yung buong CVT set nito, guys. Bali, yung gamit ko pa rin pulley saka drive face stock, pero pina-reangle ko. Tapos yung bell niya, pina-regroup ko rin. Bali, 13.5 yung angle ng CVT pulley saka yung kwan niya, drive face. Tapos nagpalit nga pala ako ng center spring saka clutch spring tigo 1000 RPM. Random ko naman na talagang mas lumakas siya ngayon kaysa nung dati na talagang stock saka nung 800 RPM saka 800 RPM na center at clutch spring. Ngayon mas random ko na maano siya, ma RPM siya. Tapos ang gamit kong bola 12 saka 11. Tatlong 11 grams saka tatlong 12 grams. Goods naman yung takbo nitong Mio Sol ko, guys. Kahit na medyo matanda na siya, 5 years, pero goods pa rin naman. Bago yung black nito eh, pero stock pa rin yung pinalit ko, genuine. Pero pinag-iisipan ko na rin na mag 59mm na black. Bali, gusto kong ipalit siguro yung JBT 59. Bali, ang set ko mag all stock ako nito para may dagdag talaga na pwersa. Pero malay natin, guys, pagdating ng araw magkaroon tayo ng mas higher cc na motor. Kahit na 400cc lang, guys, goods na ako dun. Ngayon pag talagang pala rin, baka sakali magkaroon tayo ng mga big bike ng mga mas higher cc na tulad ng mga G1000, yung katulad nung kay kina Red Moto Vlog, yung 1000cc. Wala namang masamang mangarap, guys, eh. Kaya lang yung iba sinasabi, pag nangarap ka na rin lang, taasan mo na o isagad mo na. Pero ako kasi, pag nangarap ako, gusto ko yung kumbaga, step by step, huwag mo muna taasan. Nasa ganun, bumagsak ka man, hindi mo man maabot yung mataas na pangarap mo, pwede hindi ka ganun masasaktan. Pwede ka rin magsimula ulit. Kumbaga step by step nga yan, guys. Pag naabot mo na yung unang pangarap mo, pag naabot mo yun, edi mag-target ka na naman ng pangalawang pangarap mo. Hanggang sa match mo yung pinaka-pangarap, yung pinaka-goal mo talaga sa buhay. Ganun lang yan, guys. Step by step. Huwag ka masyadong magmadali sa pagtaas. Kasi pag na bumagsak ka, talagang malulugmok ka, talagang masasaktan ka. Kaya mas maganda kung mag-umpisa ka pa lang sa maliit na pangarap hanggang sa pag naabot mo yung maliit na pangarap na yun, mangarap ka ulit hanggang sa maabot mo yung pinaka-pangarap mo. At least, diba, guys, mas okay yun. Malay natin, guys, pagdating ng araw, isa rin na swertihin din ako yung pangarap ko, matupad ko. Baka makakuha pa tayo ng sponsor. Ganyan lang naman, guys. Ganyan talaga ang buhay. Basta importante, may pangarap ka sa buhay. Kaya sa lahat na nangangarap dyan, huwag kayong mawawalan ng pag-asa.
So hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood, sa patuloy niyong suporta. Paalam.